So, huwag na natin patagalin pa. No? Na, ang mga, talaga, barkada ko talaga sila to eh. Magka-level talaga kami ng... magka-level kami ng height, ganun. Hindi na ako tumangkad. From RJA Productions, let's all welcome Vincent and Shaniah! Oh! Hey. Hi! Ako, friends. Hi, Mama Gio! Hi, everyone! Friends, kamusta kayo, friends? Naku, ang tagal na natin hindi nakita. Okay naman mo. Okay naman mo. Magbarkada kasi kami from our school. Wow. Nako, ladies first muna. Bati ka muna, Shaniah. Good morning. And paki sabi sa amin, anong oras dyan sa'yo ngayon? 3:26 a.m. na po dito. O, diba? 3:26, nakakaiyak. But she's here, ano? Parang hindi a.m. eh, parang p.m. 3:26 p.m. But yeah, just go ahead. Yeah, get your friends first. Mag-hi ka muna pa. Para ano, wisik-wisik muna para magising, ha? Oh, yan. Sige, you wanna say hi first? Sa Ireland ka, di ba? So, anong salita sa Ireland? English Irish? Dito sa Ireland. English din. Wala ko sa Ireland, eh. Ah, okay. Kasi di ba, kung nasa China ka, ang salita Chinese, di ba, Vince? Ganon. Kung nasa Taiwan, ang salita Taiwanese. Diba? Si Vince nasa ano siya ngayon? Nasa Albay, diba? Sorry, ayun. So kung taga parang nasaan yung mayong volcano? Sa Legazpi po. Albay daw. Oh. Ayun. So kung taga Mayon ka, ang salita doon Mayonnaise. So, kasi Chinese. So, kung taga Mayon ka, Mayonnaise. Ganun. Yung palaman ba? Okay, sige. Mga taga-Iranese, Shaniah, just greet your friends first. Gaelic po yung iba pong place dito. Gaelic po ang language. Anong language? Gaelic po. Gaelic ang tawag. Gaelic? Opo, Gaelic. Bading, gano'n? Gaelingo, ano ba? Gaelic? So, ano yun? Yun. Gano'n? Parang gay, parang Mars, parang hello Mars, parang ganun, ma'am shit. Di ba ganun doon? Hindi. So ano yung Gaelic? Anong paano? Marunong ka? Marunong? Ay, hindi. Huwag na natin try, okay. Sige, ano muna, para ano, Vince, say hi to your friends first. I know it's midday na, sa Pilipinas ka lang, di ba? So 10 a.m. Ayan, hello po, magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nanonood po dyan, sa kanilang mga tahanan. Hello po sa inyong tawa mo, Papa G. First question, anako, ito pasensya na kasi medyo straight to the point. Kami talagang, bibitawan na talaga namin yung mga hard-hitting questions. Eh. So, ready na ba kayo? First question, okay lang? Walang? First question, ano pong breakfast nyo? Kung nag-breakfast man. Vince, ikaw, breakfast. Nag-breakfast ka na ba? Ay, hindi pa po ako nag-breakfast. Kakagising ko lang po. Kakagising. Okay, oh, Shaniah, ako, ano na to eh, early, ano tawag doon, midnight snack. Nag-midnight snack ka na ba? Nag-ratatouille po ako. Alam niyo po yun? Yung movie na Ratatouille? Ano? Yung Disney? Yun po yung kinain ko. Yung pati sa movie. Spelling nga, hindi namin alam yun. Kain, paano, ano yun? Ratatouille. Alam mo yung movie, yung daga po na nagkukuk. Yeah. Oh. Ah, okay. So, anong kinain mo, daga? Ano ba? Anong kinain mo? Tapos yung tanong, anong breakfast mo? Tapos ratatouille? Oh, ratatouille lang po. Parang gulay po siya. May patatas. Meron, ganun. Puro gulay po. Mayroon ba tayo? Mayroon ba sa atin sa video yung gano'n? Nahilig kami na sa mga okra lang eh, sa talong. Okay na kami, mga ratatouille. What's ratatouille? Okay. Nako, ano muna natin si Shaniah kasi she's from Ireland. So talagang madaling araw. And then, kakanta pa yan mamaya. Ah. So, nako, di ba? So, tingnan mo naman. Pag performer ka talaga, di ba? No matter what. Okay? So, ayan, ladies first again. So how are you doing with dyan sa Ireland, ano ba? Kasi dito sa California nag-open na kami. So dyan ba, paanong ano dyan with COVID? Open na po dito, pero mag-o-open na po lahat po talaga this July po. Kasi right now, parang nag-o-open lang po yung iba lang.
hindi po lahat. So. Ah, okay. Hmm. Pag nag-open ba, hindi, wag na na. Okay. So, pero I know dyan sa Pilipinas, Vince, medyo, I know sa ibang, sa Manila is okay eh. Sa amin, sa probinsya, sa Bacol, parang hindi. Dyan sa Sorsogon, how's COVID there? Dito po sa Sorsogon, okay, medyo, yun nga, meron pa rin mong, kumbaga hindi talaga yung parang totally pwede na. Like, meron pa rin mga restrictions. Pero, so far, okay naman. Pero, ngayon parang ibabalik po yata sa, ay, ibabalik. Sa ECQ. Opo. Ako, ECQ na naman. No, yung mga ano, no? Nakaka-frustrate, no? Kasi parang, yung momentum nawawala, ano? Hindi ka makapag, todo, you know, events are canceled and then puro online. But, you know, may advantage naman na nasa online tayo. Kaya nag-usap, nandito tayo ngayon, di ba? Alright, a brief history muna, no? This is para malaman ng kung sino, kung ano ba talaga, kung saan nyo kinuha yung mga talento nyo, nung umulan ba ng talento, ng pagkanta, kayo po'y nakanganga, kami po'y tulog, yung mga ganun naman. Kasi wala eh, hindi kami marunong eh. But yeah, so how did you guys start muna in, you know, in pursuing music? Paano ka nagsimula as an artist? Let's go with, sino ba? Papa Gio na lang mauna. Papa Gio. Ako din ako, sako din tatanong. Shaniah. Nag-start po ako nung nag-join po ako ng Ireland's Got Talent. Nung 13 years old po ako, nung 2018 po. Nag-audition po ako doon. And before that po, sobra po talagang may stage fright po ako. So, I never really, you know, thought na magiging singer po ako, magiging artist po ako. So, nung, from... doon po sa ano, from when I joined Ireland's Got Talent, ano po, doon lang po ako naging passionate kasi po, para po bang na-motivate po ako sa feedback po ng mga tao. You mentioned stage fright. So, kasi maraming tao mga ganito eh, na bida, bibo, pag nasa friends. Pero pag nasa ibang tao, you know, pag nasa iba kasi yung stage, at saka, kunyari, ito lang, parang nasa bahay-bahay lang. How do you overcome yung stage fright na ganun na, and then makapagpa. Kasi yung iba, pag kinakabahan ako, nawawala na sa focus, then, you know, hindi naaabot yung mga, kung ano mga talagang abutin. But, being as a, you know, yun nga, nag-boost sa ano mo, but paano process nun? Paano nawala ang kaba? Ano po, dati po hindi ko po talaga alam kung paano, kasi hindi ko po makontrol dati. Pero yung paulit-ulit ko lang pong ginagawa, kasi dati nag-gig po ako kasi nasa isang band po ako. Pero nag-leave na po ako doon. Nag-gigs po ako and medyo na, ano na, para bang naging more confident na rin po ako. Yeah. Siguro ano, no? Yung frequent na pag-perform, di ba? Nakakawala ng ano, di ba? Kasi... pangit naman siguro pag nag-gig ka today, then nag-gig ka ulit mga after 6 months pa, hindi talaga mawawala stage fright kasi bihira lang, di ba? Oh, yeah. But a brief story, how was your experience nung sumali ka sa Ireland's Got Talent? Ako, sobra pong kaba ko po talaga. Kasi po, yun po yung pinaka-first competition na ginawin na po sa buhay ko. Kasi I never, ano eh, hindi po ako yung competition po, like sa local. Ganun. Hindi po talaga ako nagaganon dati, nung bata pa po ako. Para po pang si daddy lang po yung ano, yung nagpa-join sa akin sa Ireland's Got Talent. And it was, you know, sobrang pinakaba ko. so first competition, then ano pa, ano tawag doon? Ganun pa kasigat, no? So parang as a paano did you gone through trainings na kunyari ganitong tumayo sa stage, ganito dapat, may ano yung tawag, may personality development chuba, ganun, may mga ganun ba yun? Wala o, salang na agad ganun. Shaniah, baka na ganun. Audition pa po ako. Wala po talaga akong alam about performing. Ang alam ko lang po, kakanta. Pero after that, ano po ako, meron pong nagturo sa akin. Yeah. Sino yun? Pakailan meron? Nagturo po sa akin yung, ano po, yung mom ko po. Nanonood din po ako ng mga, you know, mga videos, ganun. Si ate po, tinuruan na rin po ako ng ganun. Ano, kasi
ate ko po, number one judgmental. Ay, nako, bawal judgmental yung pagkakas. Pero I'm sure, ilang beses mo kinausap ang salamin, di ba? Yung mirror na magpa-practice ka. Hi, I'm blah, blah, blah. Ganun, di ba? Opo, lagi ko pang ginagawa yun kahit wala po akong performance. Para pong nagpe-pretend lang ako na nakanta lang ako sa stage. Oh. Kaya sabi nga ng isang, nung nasa workshop pa kami, wow, workshop pa. Yung workshop ba, may mga martilyo kami, may mga lagare, workshop. Sabi niya, just own the stage. Ganun daw eh. Tapos, anong tawag doon? Yung big movements, gano'n. So sabi ko, on the stage, just big movements. Eh, yung ginawa ng kasama ko, wala, pinangalanan niya, this property is owned by me, gano'n, on the stage. Literal. Pero yun ang sabi ng ano daw eh, di ba? Parang galaw-galaw ka, and then para hindi, hindi stiff, ano. Okay, so after that Ireland gig, naging you decided to pursue it in a more serious way yung pagkanta, right? After ng Ireland. Opo, gusto ko po maging artist na at maging singer kasi na-inspire rin po ako sa mga nagpe-perform po. Mm-hmm. Parang kino-compare ko rin po yung sarili ko sa ibang artist. So, gusto ko pong, I want to be, a better version of myself back then. No. Yeah. Saka ang galing na kanyang boses, no? Napaka soft and napaka, paano kaya siya magalit? You never wanna know. Ay, magagalit. Magagalit ako, ito na. Sige mamaya. Naku, mag-ano tayo mamaya. Okay, let's go to Vince. Si Vince naman eh, naku, sa kanyang ano palang, ano eh, baladir eh. No, daming mapapaiyak eh. Naku. Naman, no. So, ba naman ni Madam RJ. Okay, so Vince, how did you start your journey as a music artist? Ako naman po, nag-start po kasi ako sa mga pagpa-perform sa mga school programs. Mm-hmm. Pero kasi before that po, bata pa po talaga ako, mahilig na po talaga ako sa music. Like, siguro malaking ambag din yung pagiging mahilig din ng family ko sa music nung bata pa po ako. Kasi palagi ko pong naalala noon na lagi po kaming kumakanta sa video, okay? Like, hindi naman nila ako tinuturuan kumanta, hindi naman nila ako pinipilit, hindi naman nila ako pinapakanta. Pero every time na may kantahan, kakanta at kakanta po talaga ako. So, dun siya nagsimula. And nung, siguro grade 4 po ako nun, napasali rin po ako. Nung elementary ako, sumali rin po ako ng mga yung group po na nagpe-play ng mga instruments like banduria, guitar. And nung nadala ko na po siya, pag high school ko, dun na po ako. As in, grabe na po talaga yung mga sinalihan ko na mga singing clubs and mga music groups. So, nagpe-perform po kami sa mga school. Tapos, nagpo-post po. Mahilig po kasi ako mag-post ng mga songs. Like, gumagawa po ako ng mga covers. And then, nung pag-senior high school ko po, doon na po ako na-discover ng RJA Productions. And binigyan po ako ng chance na makapag-release ng first single. So, yun, sobrang happy ko lang po talaga. And nagtuloy-tuloy na po siya hanggang ngayon. What was the song nung bata ka? Yung una mong na-memorize na, kasi may mga ganun tayo, di ba? Ako nung bata ko, una ko na-memorize na kanta, Voltes 5. Tato, ganun. Medyo ano ako eh, pro-mill kid. Pero what's the first song nung bata ka na na, di ba, anak, si Vince, magandang bata nito, kumanta nito, kanta ka, ganun, di ba, ganun, pinupush pa, di ba, ganun yun. So, ano yung naalala mong, ano ang na-memorize mo, go-to song? Hindi ko na po siya memorize ngayon, pero yung naalala kong unang-unang pinaka, yung kinanta ko talaga, nung bata pa po ako, yung palagi kong kinanta, yung, nakalimutan ko po yung title, pero yung, thank you, na. Nakalimutan ko po yung title, pero ganun po. Ano yun? Ano yung ay, nang thank you. Ayan. Thank you.
Thank you. Yung thank you for the joy. Thank you. Ang babait niyo. Thank you. Babagi yung pang-Carol ko yun. Pang-Carol ba yun? Sorry. Ano, ah, oh, so, babae lalaki, ano yun? Si Shaniah. Male singer? Ano ba yun? Female singer po yata yun. Ah, okay. Oo. Kasi di ba yung kung bata ka pa, ano pa eh, yung boses hindi pa masyado. Late po talaga. Oh. Parang pang Michael Jackson na din. Parang mga pang MGMG na din. Mga ganun, di ba? Ah, thank you for that. You know, thank you for the music. Yun ba yun? Yun ba yun? Aba, yun po. Yun po. Ah, thank you for the music. Ang alam ko na thank you for the music, yung luma ay yung thank you for the music. Tan-tan. Ayun, ganun. No? Wala tayong edad. Okay, so, I'd say, I'm sure nasa, ano tawag doon? Your first single, your first, but everything is first, di ba? Una, si Shaniah for the first competition, then your first, ano tawag dito, single. Siyempre, ang ano doon is, ito yung gagawin, kumbaga nag-semento na sa utak ninyo na this will be the profession that I want to be in. Parang ganon, di ba? Pero, siyempre, alam naman natin na mas maganda na may fallback na makapagtapos pa rin. Pero, just in case, na kung wala kaya, kung yun, nawala na si Shaniah. Nawala sa, na, kumbaga parang, kung meron pang isang profession, ikaw, aside from an artist, what would that be? Oh, gusto ko pong maging businessman. Like, gusto ko pong magtayo talaga ng isang business na... Ever since po kasi parang, like nung senior high school po ako, Papa Gio, kasi yung tinake ko pong strand sa senior high school is yung accountancy and business management. So, dun po nahilig na po ako sa yung idea, mga business ideas, like... Okay. Kung paano magtayo ng isang negosyo, ano yung mga kailangan mong tandaan, gano'n. So, parang, gano'n po. But now you're taking up a business course? Tama ba? Or, ngayon no? Po, first year college, business economics po yung tinitake ako. Economics. Maganda yan kasi pag may negosyo kang, kunyari, kung ano mga negosyo, ikaw na din nakakanta ng jingle, ikaw na din yung lahat. Diba? Diba? But diba, gano'n eh. Kasi may mga iba naman na, you know, na dapat habang bata pa, habang kumikita pa, habang, you know, nasa peak pa ng, ano, you need to save and, you know, kasi hindi, you know, di ba, at least may, ano, mga singers ngayon, may mga negosyos lang on the side, di ba, ayan, so, ganun. Alright, with Shaniah, ayan, nasa anong, ano ka na ngayon, ay, nakamute siya. ngayon are you in school, right? Online schooling or Shaniah? So ano ba? Ano, face to face po kami. Ah, tapos na po yung school namin. Ah, tapos na. But you're nasa ano kang level ngayon? Mag grade 12 na po ako. Grade 12. Yeah. Ano yon? Hindi ko nabutan. Senior high school. Senior high school. Oh, okay. Okay. So, kamusta? How was the feeling? Kasi gano'n naman ang pagkakilala. Oh, classmate namin si Shaniah. Yun yung ano siya. Ganito. Meron bang, ano yung tawag doon? Special treatment na gano'n na parang naku-artista o kasi ganito. Meron bang feeling na gano'n? Hindi po ako masyado nagsasalita about sa career ko sa school. Akala ko, hindi po ako masyadong nagsasalita sa school. Okay. Po, kasi po, every time po napupunta ako sa school, para po bang wala po akong makeup, first of all. Tapos ano po, yung buhok ko po, gulong ganun. Kaya para bang ang awkward kapag pinagsabi ko masyado if I talk about it a lot sa school ko. Mm-hmm. Yeah, that's... ako din, ganun pa rin. Try kami ni Vince, pag nag-school, hindi kami nag-makeup. Hindi naman talaga. But I'm sure your parents are so proud, right? So proud with what you have accomplished at an early age. Diba? Yeah. Thank you po. Mga edad nila, mga ano, nako, naglalaro lang kami dati dito ng lanes, ng hulin. Alam niyo, yung ganun. Sa mga dugit-dugit kami. Ito sila, may mga album na. Diba? Iba na talaga. Iba na talaga ngayon ang kabataan eh, di ba?
Oh, tanong niyo kayo ano niyo, sino mama niyo, tito niyo na kung dati yung mga ganito. But anyway, so I know we mayroong kayong mga hinahangaan na you know na artists and minsan ginagaya pa, 'di ba? Sinong in, you know musical influence mo, Vince? Let's start with Vince. Ako po yung talagang yung artist na talagang pinakikinggan, sobrang fan po ako ng music nila is yung Benenben po talaga. Like, ako, yun po talaga. Kasi ang gaganda po talaga ng message ng mga songs nila. And, kumbaga, parang, basta may something po talaga sa music nila na parang sobrang nakakamangha po. Shaniah, musical idol or influence? Ang musical idol ko po ay si Ariana Grande po. Oh. Kasi, ano po, sometimes po, I steal her technique sometimes, which mm-hmm. made easier for me to sing. Mm-hmm. Kaya, I just love her so much. I like her stage presence and everything about her personality. Yung photo mo nga dito, parang si Ariana na din eh. Yung sa, yung sa, di ba? Yung, di ba si Ariana, pag kumakanta, parang nakaganon siya lagi. Kasi, di ba, yung, Ganun siya. Ewan ko kung bakit ganun. May stiff neck ba siya? O ba? Ganun siya, di ba? But, oh, congratulations kasi kinasal na siya, di ba? Yeah, kinasal na po siya. Di rin po ako makapaniwala. Hindi kayo naimbitahan? Naku, nagpadala siya ng ano ha? Padala siya ng invitation, di kayo na-invite? Yeah, I'm so sad. Oh, ako din, wala. Kasi sabi ko, naku, may ano ko eh. Sira yung kotse ko sa paggawa. Ariana, sorry ah. Okay. Ben and Ariana Grande, what a, you know, the young generation of music, you know, music, pwede na, music legends in your own, you know, in your own era. Are you, siyempre, more comfortable ka on the ballad na mga songs, ano? But if ever, na, you know, you have a collab na medyo, ano yung medyo R&B style, yung mga iba naman. Are you open doing that too? Yes po. Actually, Papa Gio, sa ngayon, nag-explore po ako ng mga genre. Like, oh. I'm trying R&B, pop, and ballad. So, yun po, masaya. Kung siguro mabibigyan ng chance na mag-try po ng R&B, yes po. Pwede naman po. Julian SG Navarro said, congratulations, Ilabas Miguel. Congratulations to RJA Productions for producing new and young talented artists. Big shout out to one of my idols in the history of radio and music, Sir Robster Evangelista. Oh, okay. Nang si, ano, si Sir, oh, ng VO, ng ano, yan. Oh, galing. All right. Let's go to Shaniah. So, and well, you guys have a new song now. That's why you're here, no? Let's start with Shaniah. Ito yung una mong well, this is your single, your new song, and it's called Complicated. Ano, complicated ba ang relationship? Complicated ba ang ulam namin? Tell us what the song is all about. I already released Complicated po last year, pero this year po iba na po yung version. It's called Complicated Acoustic na ngayon. And it's about a person po who is confused whether to commit in a relationship or not kasi hindi po, like, we all know na hindi po lagi successful ang relationships. And yeah, and the person might be feeling bewildered, you know, lost, kung ano ba talagang path ang ititake niya. Kasi she or he is also thinking about their own mental health as well, or what's good for them. Kaya, yeah. Para pong complicated decision po, if you're gonna commit sa relationship or not. If you're gonna, you know, yeah. Katotong Vince, ano pa masasabi mo sa pagiging complicated? Pabata. Well, in your perspective, ano na pagiging, kumbaga, syempre dapat yun nga, hindi, kasi sinasabi ng mga magulang yun, anak ko, ay, ang pagre-relasyon, hindi yung parang kanin isusubo na mainit at siluluwa, alam nyo yun. May mga ganun na mga advice na mga matatanda, no? But,
But you know, as a gentleman, yeah, let's ano with Vincent, you know. How do you, kumaga paano mo kung magkaka-relate isa kang mag, kung papasok ka sa isang relationship, how would you handle it na hindi magiging complicated? Ayun na lang. I think kailangan lang talaga ng siguro understanding is number one. Like, dapat siguro naiintindihan niyo yung bawat isa na hindi lang, tapos dapat alam mo rin eh na kapag papasok ka sa isang relasyon, dapat alam mo na hindi puro masaya, hindi puro, and hindi rin, syempre, hindi rin puro malungkot. So, kumbaga, mix talaga sila. Like, kailangan yung maging, kailangan nyo lang sigurong maging available sa isa't isa, intindihan ng isa't isa, and mahalin yung isa't isa unconditionally. So, yun po. So, this is out now. Acoustic version. So, tama, this is an acoustic version. And it's called yun nga, complicated. Yun, no? Oh, di ba? Yeah. Oh, yun. Fifteen pa po ako ng picture na yan. Ano taong ka? Ilan? 15? 15 years old pa po ako niyan. Oh, ngayon 16 ka na? 17 po ako. Layo ah. Ang layo ng agwat ah. Yeah. Oh, ito. Anthony Florendo, may nag-comment. Dapat mag-request ka do it kayo. Ah, okay. Have you made, you know, si Madam Bum, may plans of having, you know, you guys have a song na ano? Katulad ni Alisa and Anna, di ba? They have a song na duet sila. Vince has a new song din. Ay, alam ko to, Vince. Yung, ito, yung ikay, kung ikay mawawala. Yes, alam ko eh. Kung ikay mawawala. Ganun yan, di ba? Yes, po. Hindi ko. Mali pala yun. Ogil kasi yun eh. But then so, nakuha, imot na naman to, no? So from, kung ikay mawawala, so tell us what it's all about. Anong song na ito? Kung ikay mawawala, first of all, it's my latest single under RGA Productions. Ito po ay sinulat ni Sir Bayo Gonzalez. Basically, it's a sad song po, Papa Gio. And about po siya sa tao na yung hindi niya ma-imagine yung buhay. Hindi niya ma-imagine mabuhay kung wala yung, kung mawawala yung isang tao sa kanya. Like, kasi complicated. And I think, hindi imagine kasi complicated. Parang ganun. Okay. Oh. And I think anyone can relate to it naman. Kasi di ba sa buhay po natin, parang, sometimes may wini-wish tayo na sana hindi na lang umalis sa tabi natin, sana laging kapiling lang natin sila. So that's kung ikay mawawala is all about na parang sobrang wini-wish mo na sana dito pa lang sa parang ganun. Nako, speaking of ano, ngayon ko lang naalala, kagabi nako mayroon akong ganun na feeling na parang nang hinayang talaga ako, sabi ko sana andito siya. Sana merong ganito. Nung kumain ako ng lumpia. kasi walang ketchup eh. Parang, sana may ketchup. Ba diba? Parang, pangit pag kumain ka ng something na walang, ano, diba, sawsawan. Wala, naalala ko lang. Sorry. Medyo na-hurt ako eh. Okay. Sabi ni Nars, patok siguro kung mag-do it na sila. We'll see. Ayun, very soon daw. You have this all. But, this kumaga pag ganito minsan kasi if you give para mabigyan mo ng justice yung song, yung sabi nila, it's either it could be pag hindi mo pa nararamdaman, ano mo na lang eh, parang tanggapin mo na lang na parang as if ikaw yun, di ba? So with this song, anong tumulong sa iyo para nabigyan mo siya ng, you know, magandang buhay, ang song na to, at ma-feel yung emotions? Actually, Papa Gio, nung time na ni-record ko po yan, dito sa Sorsogon, hindi naman po, wala naman akong pinagdadaanan. Pero yung, siguro, humugot po ako ng emotion dun sa weather. Kasi maulan po nun eh. Like, hindi ko alam, may paparating yata na nabagyo. Bagyo, oo. Oo, tapos ni-record ko siya. So, parang yung weather yung nagpalungkot nung mood during the recording. So, medyo, tsaka pag nasa recording po, Papa Gio, parang ma-feel mo na lang siya eh. Lalabas at lalabas yung emotion. Kasi yun po yung inisip ko na lang na sana dapat lumabas yung emotion, and naging inspired naman po during the recording.
Ganon ka din ba, Shaniah? You know, how you interpret a song. Kunyari, pag ulan, medyo nalulungkot ka kasi ang ulam niya fried chicken, dapat munggo yun tsaka tuyo. Kasi pag ulan, rain po, more than sunny days, to be honest. Kasi diba pag ulan, ay naku, umuulan, ang sarap kumain ng tuyo, aminin nyo. Ganun. Ay, naku, man, kasi fried chicken yung ulam namin tsaka pork belly. How do you interpret a song kung gano'n na hindi mo naman siya ma... Di ba? Kasi yung babata nyo, mga song na sobrang malalim eh. But how do you give justice to a song? Since hindi ko pa po na-experience yung relationship, ina-apply ko na lang po siya sa relationships ko po with my friends. Mm-hmm. So, yun na lang po. Kasi, I've been through, a lot of toxic friends back then. Kaya, doon na lang ako nakuha ng motivation po para po mabigyan ko po ng feeling yung kanta ko. Well, ano ba? May kanya-kanyang tayong style on how to interpret eh. Di ba? Ganun. Yeah. Ako pag nag-interpret ako, sumasayaw ako eh. Ganun. Sumasayaw ako. Papinit ng papinit. Dayang-dayang. Oy, may nag-comment. May kamukha daw si Vince. Vincent looks like Kiko Estrada, son of Gary Estrada. Wow. Lang si Kiko Estrada, Gary Estrada. Hindi naman kano-ano ni President, ex-President Era Pesada. Di ba? Search nga natin. Ito si Julian talaga. Ang daming mga... Bakit ang daming mong alam ng mga kamuka? Tapos lalaki pa. Okay, so... but if... kung kayong... Are you comfortable also writing a song? Kasi di ba, para maging isang total, you know, package, total performer and artist na... sometimes it's very advantage na ikaw sumulat mismo ng song kasi alam mo kung paano siya dalhin, paano siya interpret. But do you plan to write a song soon? At kung ano man, ano yun? Kung oo, ano man yun? Actually, Papa G, yung may nasulat na po ang kanta. Pero hindi pa po ganun kaplansyado. Mm-hmm. Last month ko po siguro sinulat. Hindi, nung ano po pala, February. February ko pa siya sinulat. Tapos yung napansin ko po, mas mabilis makagawa ng sad song. Kasi parang, yes po, parang limited lang sa mga, sa words. Kasi parang, di ba, pag sad song, parang medyo mellow lang siya. So, hindi kailangan ng maraming lyrics. I mean, maraming words sa lyrics. So, yun lang yung napansin ko. And yung nagawa ko po is sad song. Oh. So, siguro kung sad song, anong first verse na? Ikaw ba'y malungkot? Oo, ako'y lungkot na lungkot. Di ba? Diba? Kasi you only focus on just one topic na magiging, you know, ang paglungkot, it could be iniwanan, ano nga, yung complicated, ganun, di ba? Maraming ano na pwedeng... Minsan parang longing, Papa Gio. You're longing for someone. Ay, grabe, ano, yung mga... Ano yun? Yung mga long distance, yung mga LDR, no? Yung mga gano'n. LDR, laging delayed ang relo, gano'n. LDR, laging delayed ang relo. Delayed. Ayan, all RJ artists write songs. Oh, diba? Ikaw, Shaniah, you know, kung susulat ka man, what would be the idea, the format? Ano kaya yun? About love po. I like writing love songs. Actually, nakapag-upload na po ako ng mga ni-write ko pong kanta. Pero dalawa lang po ata yung na-upload ko sa SoundCloud lang po, para sa akin lang. Hindi ko pa po na-release professionally. Okay. Oh, all right. So, ayan, Left Behind. Ayan. Oh, Left Behind nga. Oh, di ba? Oh, ayan. Hindi ko ba alam kung tayo ba talaga Filipino culture, Pinoy culture ba 'yon na pag ito, I don't know if you would agree with me na kung isang nasa isang heartbreak ka, di ba dapat, ano, dapat kalimutan mo or dapat maging masaya ka kasi para maano. Pero tayo mga Pilipino, bigo na nga, nasaktan na tayo, tapos hihiga ka, tapos makikinig ka din sa mga malungkot na kanta. Paano ka makaka-move on, di ba? Pero di ba, I think it's with us Filipinos na gano'n, no? Na dapat, di ba, dapat masaya ka, dapat para maiba. Diba? So, ganun ba kayo na parang, well, not in a relationship, but medyo frustrated, ganyan. Anong, what's your go-to song na ganun? Na medyo nakakapagod and then frustrated ka. What's your go-to song to just to feel you relaxed? Shaniah?
Ako po, ano, I feel relaxed po or maging, or umiyak. Both. Paano yung relax na nakakaiyak? Mga mahirap yata. Relax na nakakaiyak. Anyways, ano po, lagi po akong ano, kasi ang sarap po umiyak eh. Kaya, pinapakinggan ko po yung ano, yung kanta po ni Melanie Martinez po. Kilala niyo po siya? Ah, si Melanie. Yeah, yung mga lyrics po kasi niya talagang para po talagang na ano ako na relate po ako. Hindi po siya love-love, pero ano, para bang mga friends mo, about life, ganun. Sino si Melanie nga? Siya po yung kumanta, no? Alam niyo po, cry baby, cry baby. Ah. Alam niyo po yan? Oh, hindi po? Yes. Iba lang, ibang cry, cry ni Mandy Moore, ganun. Malumang tao ako eh. Hindi po, ayan, feel mo daw talaga. Ayan, oh, gusto ko ng love song din. Ayan, oh, okay. So, ikaw, Vince, your go-to song pag medyo, ano ka, yun, yung nakakagusto kong yung mabuhay yung aking loob. What's your go-to song? Mga ano po, worship songs. Worship song. Like, mga Still by Hillsong and mga ganun mo, I Will Be Here. Parang gusto ko lang po talaga, like, di ba, right. Medyo, ako, parang medyo malungkot yung melody. And at the same time, nakaka-uplift ng mood. Ayan. Si Alisa daw ang pinapakinggan niya, Leaves by Ben and Ben. Ayun, yun din po yung pinapakinggan ko. Favorite ko din po yun. Diba? Ayun. Oh. If you want to listen to more Shania's songs, they could just, you know, search for you on Spotify and yeah, kahit i-Google nyo lang, di ba? Lalabas ang, and then you could just listen. Ariana Grande ng Pilipinas. Ay! Oh! Ika, no? Thank you. Diba? Si Ariana. Thank you. Papa Gio, ako po, Arwana. Ika naman yun eh. I know. Oh, magaling daw talaga. Ayan, super cool. So, last year pa ito, no? It was last year na, but this, version of you na acoustic is bago siya. Why having an acoustic version? What made you decide to have an acoustic version? Ano po? Kasi po, para po bang mas ano, para bang kasi po, di ba, everyone likes acoustic, di ba? Mm-hmm. So, parang mas feel. Yeah. Parang mas nakaka-relax po. Kapag ganun. Yung last year ko po kasi para bang mas nakaka-depressed, you know? So this year, acoustic version po, para bang summery vibes. Parang ganun. Alam mo po, ano din, sino mga nakakilala din, parang ano siya din, parang pag pinakaya mo, parang mas high level, up level pa na Nina. Na, sino si Nina? Nina? Nina Bonnie B. Nini. So, iba yung kilala nila yan. But you know, kanina na. So, hindi ko din siya kilala eh. Nina Bonnie. Sabi ni Papa Gio, pakitanong po sa kanila. Kasi the song speaks about relationship naman. Ano. Pero ano daw ang, kung ayaw may isang bagay na ayaw mong mawala, ano yun? Vince. Pagkain po. Tama naman. Pagkain mo, kasi gustong-gusto ko pa talaga yung mga, and kung mawawala po sila, parang, yun po yung pinaka-biggest heartbreak. Heartbreak. Kung ikay, ano yun, mawawala, adobo. Hindi. Tapos siyempre, dudutungan mo yung spaghetti, pork belly, gano'n. Diba? Ikaw siya na yun. Wag mo sabihin drinks ang ayaw mo kasi food sa kanya tapos drinks sa ano to? Restaurant? Ayaw mo siya wala. Bagay. naman. Oo. We all... Siyempre po, parents ko and everyone I love. Everyone. Okay. Alam same. Mo ko, ha? Same. Alam mo ko ako kung anong... tanangin niyo ako kung anong isang bagay na ayaw ko mawala. Botones. Sa polo.
Kasi katulad kay Vince, oh, di ba yung dalawa? Di ba? Paano mo nawala pag nawala yung isa? Oh, di ba? Di ba? Bukas, di ba? Babawas pogi points. Di ba? Oh, di ba? Parang sa lumpia lang yan, nawala yung ketchup. Ayan, but anyway, ayan, great job, Vince. It's a... at saka Shaniah, it's it, you know. Ito, tandaan nyo guys ha, kasi siyempre pag nasa internet naman, ano yung forever na, di ba? Parang, imagine niyo 5 years, 10 years, 15 years, pag sinerge nyo, di ba? Hindi, kasi di ba, once you upload something in, sa internet, except na i-delete nyo, andun yan forever, it will stay forever, eh, di ba? Kagaya ng YouTube, the first, di ba, yung YouTube video, the first YouTube video, kahit isa-search nyo, andun pa rin, di ba? So, you know, may babalikan tayo na from, you know, pag nag, big star na si Shaniah, nasa Ireland sa, ano na siya, kunyari, nasa Hollywood na, and then si Vince, nagkakaroon ng mga concert, ang dami ng chicks. chicks, sorry, dami ng, diba? So, you know, maganda itong, na, ano, kasi pwede mo mababalikan mo yung mga kung paano nagsimula, and then, you know, ang tagumpay, diba? I'll give you the opportunity to promote the song, and then your social media accounts. I know nagti-TikTok kayo, tama ba? And then yeah, anything, and then somebody to greet and thank. Let's start with Shaniah. Guys, I hope you guys could follow my social medias. Shaniah Rollo po yung name po ng social media ko. Without any space. I have Instagram, Twitter. I have YouTube. I also have Facebook. And so I might start a Kumu soon. So I hope you guys could follow that. And yung Spotify ko rin po kasi I will be releasing my singles there as well. And I hope you guys could also follow RJA Productions LLC sa social media po namin. Especially Facebook kasi po nandun po yung mga updates po about our upcoming singles po. Kami po lahat ng RJA artists. And I would really appreciate, guys, if you guys could support my latest single, Complicated Acoustic Version. It's available anywhere digitally. And I would really, really appreciate it. And thank you so much po sa mga nanonood niyo, sa mga nagsusupport po sa akin, family ko po, and... Mama Sally. Mama! Frankie. Ma! Aya, Rollo. Ate Tess. Ate! Thank you. John Matthew. My mom. Ma! You were laughing there, right? I always did. Sa kabilang room? Yeah. RJA fam. And Tita Rosabella, how are you, Bas? I'm so thankful for her kasi po siya po yung reason why I'm here at dahil po nakaka-singles po ako at tinutulungan po niya ako sa dreams ko. Thank you so much po, Tita Rosabella. I miss you. Alam. I hope to see you tita, soon. Tita, nakikitita na rin ako. Tita, thank you. How are you, Bas po, name niya. Yeah, thank you, madam. Yeah. Ako, may tanong dito, Papa Gio, may bagay daw bagay since very soft ang voice ni Shaniah. Pwede daw siya maging ano din yung alam niyo sa mga eroplano ng mga nag yung mga may announcement doon kasi napaka soft daw ng voice. Sabi ko, pwede naman ano. Palapag na po tayo sa paliparan ng Los Angeles International Airport. You know? Your flight to Ireland is now on board. You know? Di ba? Sino gusto mo anong character or I don't know anong dream sinong dream mo no. Gusto ko po parang maging si Sophia the first. Sophia. So, alam niyo boses? Alam na ano. Para bang bata lang. Kunyari iyan nga magagaya mo siya. De, try ko po. Oh, sige, kakausapin ko lang ni Donald Duck doon kasi Disney. I can voice Minnie Mouse too. So. Ay, pwede. Ay, naku. Mga kaibigan, mag-uusap po ngayon na si Minnie Mouse tsaka si, si Donald Duck. Okay? Minnie Mouse? Tawagin mo si Donald Duck. No! wag mo na tumawa. Okay. Okay, si Donald Duck mo na. Ah.
At tapos, bumati si Minnie Mouse. Bumati si Minnie Mouse. Bumati si Minnie Mouse. Mas nauna yung galaw ng ulo kaysa sa salita. The happiest place on earth. This is bukas. Okay, din ako. So support kami diyan sa magiging VO soon, ano. Okay. Vince, invite them to follow you and in all your social media accounts. Thank you. Hi everyone, once again, I'm Vincent Hao III, and you can follow me on my Facebook, Vicente Hao III, on my Twitter, Vincent Hao III, same with my Instagram, Vincent Hao III, and you can also subscribe to my channel on YouTube, Vincent Hao III, and you can also follow me on Spotify, and andun po yung mga single ko, Vincent Hao III din po yung name, and please do follow also RJA Productions on Facebook. Just search RJA Productions and please subscribe din sa YouTube, RJA Productions. Yun. So, yun ba? Ang gagaling ng mga batang ito, ano? Tayo, Gil, ng mga ganitong 21, 20, anong ginagawa natin sa buhay? Bakit hindi tayo nagaganito? Ano? Bakit natin sinayang ang ating mga kapalaran? But again, thank you also RJA for lending your artists to us na sobrang gagaling, world class, hope to see you again pag may bago kayong sa puso madamdaming song, may nagsabi ano daw eh, hope to ayun yung duet nyo daw, naku, ano kaya yung magiging ganun, yung mga bagsak talaga ng mga malulungkot ng mga ano, tapos madaling araw na dyan kay Shaniah, no? So nako, ayan, duet soon, nako, ayan, soon, ay diba, may ano na, may parating, no? Dapat pag nag-duet pala kayo, mayroon special participation si Donald Duck, ganun. Kasi may gagana madam, ah, dapat may ganun na, may in ako yung mag-ano, ha. Again, Vince, ingat dyan sa Pilipinas. I know medyo hindi pa stable lang COVID dyan. And Shaniah, let's enjoy our freedom. kasi, but still, mag-ingat. Kasi huwag umas. And yun, thank you sa inyong talent and then sa inyong time. Maraming salamat. Vincent and Shaniah of RJ Productions!